Hi mga friends for life! Good afternoon! Time check, 4:45. So in a few minutes, we'll change again to our uniform kasi meron po tayong a-attendan na commissioning. O, diba? So kagagaling lang po natin sa isang very important affair. Yon. So now, dahil marami pa tayong kailangang tapusing basahin, basa na tayo agad. November 11, forsake fear and embrace blessing. Oo nga naman, mga friends for life. Kapag po kayo, laging, tayong lahat, no? Laging takot. Nagkakaroon tayo ng mga limitation. Mga limitation na hindi totoong limitation. So, in a way, kapag ka, takot muna yung namamayani sa atin, hindi natin nasusubukan, no? Ang mga bagay na tama naman, okay naman, mabuti naman. So, in a way, hindi natin nakukuha yung blessing, no? Kaya, iwaksi ang takot at upang tuluyan at lubusang mayakap ang mga blessing. Proverbs 11:9 says, through knowledge, the righteous will be delivered. So, para hindi rin kayo laging natatakot, dapat alam nyo yung tama. No? Alam nyo yung kung ano yung dapat. Yon. So that, sa pamamagitan ng pag-alam, edi mas lalo kayong handa. Kaya nga, for example, takot kayo sa COVID. Kung takot kayong magkaroon ng sakit kagaya ng COVID, dapat ngayon pa lang handa na kayo. No, hindi yung natatakot kayo pero hindi naman kayo naghahanda. Kulang ang inyong knowledge, no? Hindi niyo hinahanap yung mga paraan o edi paano tayong makakapamuhay ng maalwan kung lagi tayong natatakot na baka mamaya paglabas natin ganito, ganyan, 'di ba? So, ang nangyayari, yung blessing na nakukuha natin because we are working, no? Or we are facing the world, hindi natin matatanggap ng lubusan kasi natatakot lang tayo. So, ngayon, para mawala yung takot na yan, always remember, kailangan you have the right protection. Inside, kailangan malakas ang immune system mo, and outside, no, always wear your face mask pa din. Totoo pa din kasi si COVID. Ngayon, may face mask at wala, may bakuna at wala, mayroon pong supplement na may Lagundi. No, yung supplement na may Lagundi, yun ang hanapin ninyo. At ang sa akin ginagamit, Immune Advance. Kasi yun lang yung supplement na may Lagundi na nakakapagpalakas ng ating resistensya. Diba? So, hanapin nyo yung Immune Advance, yung may Lagundi. Ayan na, binibigyan ko na kayo ng knowledge. May bakuna at wala, may Lagundi, mag-Plemex. Ang inyong food supplement, may Lagundi, mag-Immune Advance. So, basa na tayo. There is no doubt that the Lord has something special planned for your life. But the question is, are you ready to receive it? Although you may desire to experience the wonderful things the Father has in store for you, one of the most subtle inhibitors of His blessing is anxiety. Of course, your fears may have many sources, things you have learned, guilt, shame, doubt, and insecurity, among many others. But the origin of fear is actually sin. In Genesis chapter 3, verse 8 to 10, we read the story of how Adam and Eve experienced anxiety for the first time after they ate from the forbidden tree and felt shame before God. Since that time, the enemy has used the emotion of fear to entangle believers in bondage. Essentially, we often miss God's blessings because we are too afraid to step out in faith and receive Him.
Instead, we're enslaved by the what ifs. What if I fail? What if people laugh at me? What if no one loves or respects me? Yet God has a response for all your apprehensions. Trust me. For us to do this, three things are necessary. Oh, ito na naman si Charles Stanley. May tagubilin siya. Three things necessary. First, we must identify our fears. Yeah. Tanungin mo, ano ba? Saan ka ba't natatakot? No? Second, we must ask God to reveal their source. Ipagdasal natin, Lord, pakita mo sa akin, ano yung dahilan ng aking anxiety, ng aking takot? Especially kung yung takot mo na yan ay fake news lang. No? O kaya naman yung takot na yan ay may guilty feeling ka. So meron kang shame, meron kang fear, no? Na mapahiya. No? So, aminin mo yan, takot na yan, and then lift it up to the Lord. Hanapin mo kung saan nagsisimula. And God will reveal the source. Third, we must stand on the promise of His word to overcome them. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. I have overcome the world. So, nagawa na yun ni Jesus para sa atin. So, in the name of Jesus, we too can overcome the world. So, there is really nothing to fear. Bakit ka matatakot? Wala namang perpekto. Wala ka namang ginagawang masama. No? Hinahanap mo naman yung paraan para mapabuti ka. Lift it up to the Lord. So, para mawala yan. Mawala yan sa isip mo, mawala yan sa pakiramdam mo, nang ikaw ay malayang nakakagalaw. So, kasi yung taong natatakot ay hindi, ay limitado sa kanyang mga movement. At ang taong limitado sa kanyang movement, limitado ang kanyang blessing. So, wag ganon. Para makuha natin ang buong-buo yan, no? First, hanapin natin tong takot na to, saan to nagsisimula. Lift it up to the Lord para ang Diyos mismo magpapakita sa atin yan. And then, trust that we will overcome everything. Yung mga pinagdadaanan ninyo, daanan nyo lang. Huwag kanyong tambayan ng everybody grows. Friend, in Isaiah chapter 41, verse 10, the Father says, do not fear, for I am with you. Do not be anxious. Do not anxiously look about you, for I am God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. So don't live in fear. Huwag ka daw mabuhay sa takot. Instead, accept God's guarantee to help you regardless of what challenge arise. Step out from the shadow of fear today and reach for His strong hand. The blessing that result just might surprise you. Ang ganda, mga friend for life. So, una, bago natin gawin yung isang bagay para hindi kayo nagiging biktima ng takot, isipin nyo muna kung ito ba ay makabubuti sa lahat, hindi lang sa'yo, at ito ba ay tama. At sa bawat kilos mo, there is fear of the Lord. No? Because pag sa bawat kilos mo, may takot sa Diyos na nanarariyan, no? Ibig sabihin, sa isip mo pa lang, ginagawa mo na yung tama. Most of the time, ang mga tao nagkakaroon ng fear is because sa mga salitang lumalabas sa bibig nila, kung ano-ano lang, hindi pinag-isipan, self-serving lang, para sa kabutihan lang nila, para sa ikaaangat lang nila. Hindi naintindihan na sometimes nakakasira sila ng tao. Hindi naman nila nakita na kung ikukumpara nila yung kanilang sarili sa iba, eh baka mas nakakaawa nga sila. Pero sila pa nga itong matabilang dila kung ano-anong sinasabi. So, in the end, natatakot sila kasi baka malaman ng tao. O kaya natatakot sila, baka nakasakit sila. Eh paano kung buweltahan sila? Natatakot sila kaya napapahiya na sila. No? So,
kung tayo po, yung mga tao na kinoconsider naman natin ang sarili natin na mas nakakapag-isip tayo ahead, we are better. So, wag na lang nating pansinin yung mga tao na who would tend to criticize without knowing or without thinking deeper. Is there really something to say, to criticize about? So, in the end, natatakot sila. So, tayo naman, even if when we know that this person has wronged us, sige lang, lift it up to the Lord. Anyway, it will not harm you. It will harm them. No, sila ang limited, wag ikaw. So, praise God and lift it up to the Lord because only God can redeem us and free us from all this fear so that we would be able to embrace the blessing that is rightfully for us. No? Imagine, napakagandang blessing yan. So, forsake fear and embrace blessing. Now, at the end of the page is a short prayer. Halika, mag-pray na tayo. Lord, you know my fear. Set me free from them, Father, so I can enjoy life you have planned for me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, mga friends for life. Ang ganda ng reading ngayon, forsake fear and embrace blessing. Ayan, so I have to change para naman hindi ako malate dun sa aming commissioning. Thank you, Josie, for watching and catching me and staying with me throughout the entire reading for this afternoon. I'll read again, no? Kaya lang, we need to fix ourselves. That's it, mga friends for life. Always remember, forsake fear and embrace blessing. And for us to be able to embrace blessing, lagi tayong dapat handa. Na? Lagi tayong dapat malusog. Lagi tayong dapat healthy. Paano rin kasi natin ma-embrace ang blessing kung masama pakiramdam natin o may sakit tayo? Kailangan ng mag-supply ng inyong natural MD. Always remember, I love you. I'll see you again later. Bye! Thank you. I love you all.